Magandang umaga, magandang mensahe at kaalaman sa inyong lahat. Narito ako upang inyong pakinggan. Ako'y agad nagpapasalamat sa inyong pagbigay oras sa pakikinig. Daghang salamat sa aking mga kamag-aral, tara na't ating simulan. Masasayang mag-aaral ang nagsitapos ng pag-aaral sa high school, na ang kinabukas ay napabuti. Mag-aaral na magalang, mabait, masunurin at mapagmahal sa magulang. Ngunit, ano nangyari ngayon sa mga kabataang Pinoy? Sila'y naging mapusok sa pag-ibig, gawin din sa kanilang ugali. Ayon sa Philippine Hospital Data Observer, ay sa 100% sa mga kabataan ang nabubuntis ay nasa 84% nito ang nabubuntis sa loob ng 1 taon na sila'y nanganganak. Nakalulungkot isipin na sa 100 kabataan ay 20% ang matitino at nakakapagtapos ng pag-aaral. Pinag-isipin at pinagplanuhan ng DOH o Department of Health o DepEd na magsagawa ng Free Condom Project Development na ibibigay para sa mga kabataan upang maiwasan at mabawasan ang mga kabataang maaga na bubuntis at nagiging magulang. Naisipan itong gawin dahil hindi na mapigilan ang mga kabataan. Ito ay makakabuti upang kanilang kinabukasan ay di tuluyang masira. Ngunit ilang paaralan ang hindi sumasang-ayon sa Free Condom Project Development ayon sa Department of Health. Kung sa akin, kahit huwag na maghanda ng Free Condom Project para sa mga kabataan. Dahil diyan ay mas dinidiin pa natin silang o kinukonsente pa natin silang gumawa ng kababalaghan. Sila ay manalaki na. Aral muna bago kumarengke. Alam nila ang tama at mali. Ngayon, kung magpapabuntis sila ay nasa sa inyo na yan. Problema ninyo yan. Sinisira nyo lamang ang inyong mga kinabukasan at inyong mga pangarap sa buhay. Ang payo ko lang sa inyo, isubsub ninyo ang inyong sarili sa pag-aaral. Sa halip, huwag ninyong isubsub ang inyong sarili sa pagbubuntis. Iasa nyo na lang ba sa condom bakit? Nakadepende lang ba kayo sa protection na yan? Bakit kaya mas gusto nyo pang ibigin ang mga inyong nobyo at nobya? Ika nga, hahamakin ang lahat, mapaibig ka lamang. Sa halip ay ibigin nyo ang pag-aaral. Gusto nyo bang maaga maging magulang na ang buhay ay miserable, walang pinag-aaral at pangarap sa buhay? Ano nga ba ang naghihintay sa mga kabataang naudok sa ganitong malaking suliranin? Sila ba ay may pag-asa ba? O tuluyang maudlok at magiging miserable ang buhay? May naghihintay pa nga bang oportunidad para sa kanila? At yun lamang po, maraming salamat. Ako nga pala si Jomar Mejia Bucos, lubos na nag-alala.